Yo, what's up mga pati? Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali kung anong oras siya mo po napapanood ang video na ito. Alright, for today's video, pupunta kami sa tinatawag nilang Borok. Well, hindi nyo na po itatanong mga pati, ha? Pang-apat na araw ko na po dito sa Gubat Sosogon, dito sa Bicol. Siyempre, sinusulit ko lang naman yung aking bakasyon mga pati. Yan, si Ryan, at napan ko kasama yung kanyang asawa. Gamit yung ADB 160. Right, mga kapatid. At yun nga, pupunta kami sa tinatawag nilang Borok. At kasama ko nga pala dito si Ryan at saka yung kanyang asawa na si Jessa. Kasama rin sa rides na to si Jolan at saka si Nanay Isid. Diyan sila sa likod ko. So bali, tatlong motor kami. Ako lang yung walang angkas. Along the way, napansin ko mga padi, yung kanilang kalsada rito ay talagang maganda, napakalinis at halos wala ako nakitang lubak. Bukod doon sa magkabilang panig ng kalsada ay mapapansin mo yung napaka-greeny ng paligid ano? At yung hangin, sariwa at feel mo na talagang nasa probinsya ka. Maya-maya lang ay kumaliwa na kami sa bahaging ito ng kalsada mga pati. At yan, kita nyo naman sa magkabilang panig ng kalsada, no? Napaka-greeny, ang daming puno, iba-ibang klaseng puno, halaman. Kita nyo naman mga niyog at kung ano-ano pang mga puno. Grabe, sarap mag-rides mga padi pagka ganito yung nakikita mo. Teka lang, pinapadikit ako ni Ryan. So yun, siyempre hindi nyo narinig kung ano yung sinabi niya mga padi. Huli ko na kasi napansin na naka-off pala yung mic ng ating action cam. Kaya voice over lang ang peg nyo sa mga oras na ito. Eh yun nga, balik tayo sa kung ano yung sinabi ni Ryan. Yan daw na bundok na nakikita nyo, yan daw ang Mount Bulusan. At yung Borok na sinasabi nila ay nasa paanan daw ng Mount Bulusan. Sa totoo lang, medyo naintriga na ako sa Borok na yan eh. Ano kayong itsura ng Borok na yan? Mamaya-maya lang, malalaman na natin yan mga pati. At yun nga, pumasok na kami rito sa makitid pero sementadong kalsada. At sa tingin ko ay narating na namin ang tinatawag nilang Borok. So yun, touchdown na nga kami rito mga padi sa tinatawag nilang Borok. Isa pala itong cold and spring resort. At dito sa entrance, makikita ninyo kung magkano yung maaari ninyong bayaran. Post nyo lang yung video para mas madali ninyong makita o kaya screenshot nyo na lang mga padi. Borok Cold and Spring Resort ang buong pangalan ng resort na ito mga padi. So kung mapapadaan kayo dito at nasa Gubat kayo sa Sursogon, pwede nyong puntahan ito para well, mamasyal, mag-unwind. Tsaka mag-banding ng inyong pamilya at mga tropa. At pumasok na kami sa resort kasama si Ryan. Yan, nasa unahan ko. Hindi ko na alam kung magkano yung nabayaran namin lahat kasi nilibre lang naman ako ni Jessa. At meron pala ditong parang natuyong ilog mga padiyo. Yan, oh, kita nyo. Natuyo siyang ilog. Unang dama ko pa lang sa tubig dito sa resort na ito ay masasabi kong malamig. Malamig siya mga padi, parang mayelo. So ayan mga padi yung resort, no? Kita nyo, napakalino ng tubig. Kitang-kita mo yung ilalim nung
At yan, nakikita ninyo sa bahaging likuran ko yung isa pang pool. Pambata yan, mga padi. So, may pangbata at may pangmatandang bahagi ng pool. So, yun nga, siyempre, dito kami pupuesto sa pangbahaging matanda na pool. So, yan, nakikita nyo si Jolan, si Ryan, si Jessa. Sila yung mga nakasama ko rito sa Orok Spring and Cold Resort. So, yun, hindi ko na alam kung ano yung pinagsasabi ko rito at itinatanong kay Jolan. Hindi ko rin kasi alam na naka-silent pala yung ating mic. Yan si Nanay Isid, mga padi, yung isang napakasipag at napakabait na nanay ni Jolan at saka ni Ryan. At inumpisahan na nga ni Ryan ang magtampisaw dito sa Orok Spring and Cold Resort. So yan, pinakikita ko sa inyo, mga padi, kung saan nagmumula yung bukal ng spring na ito, no? Yan, oh, tignan nyo, napakaganda, oh, yung linaw. Tamang-tama talaga sa pamilya. Magbanding kayo rito, punta kayo rito. Yan yung bukal, mga padi. Spring yan. Diyan nagmumula yung tubig, no? Nagmumula ang tubig sa ilalim ng lupa, mga padi. So, well, ang galing lang talaga ng resort na ito. Amazing. Ika nga, mga padi. Grabe yung tubig, oh. Sarap. Parang ang sarap magtampisaw. Muntik pa ako madulas dyan, mga padi. At syempre, sinimulan ko na rin magtampisaw. Grabe, mga padi, kung alam nyo lang kung gaano kalamig talaga. Yung tipong parang ice water na ibinuho sa iyong katawan. Ganun siya kalamig, mga padi. Ibang klase talaga tong resort na ito, mga padi. Mahiwaga. Hindi ko alam kung bakit ganito ito kalamig. Well, anyway, basta ako, i-enjoy ko na lang ang pagkakataon habang nandito ako sa resort na ito. Si Jolan, muntik rin madulas sa bahaging iyon ng resort na ito. At siya naman ang susunod na magtatampisaw. Yan, kikita nyo siya, tuwa-tuwa. Hindi rin niya kinaya yung lamig, mga padi. Tayo agad siya. Ganun siya kalamig, mga padi. Ito yung pinaka main pool nila dito, mga padi, no? At banda doon sa dulo ay tumatagos din to papunta doon sa mga pambata na pool. So ito ay mga 5 feet lang naman ang taas nito. So kayang-kaya naman ang pangkaraniwang height nating mga Pilipino. So yun, oh, nakikita nyo, in-enjoy lang naman namin yung pagkakataon. At kung kayo nga ay maliligaw dito sa may Gubat Sorsogon, huwag nyong kalimutang dumaan dito sa Orok Cold and Spring Resort. So yun, no, highly recommend ko sa inyo ang Orok Spring and Cold Resort, mga padi. Family bonding, tropa bonding, tamang-tama dito, mga padi. Kayang-kayang ibigay sa inyo ang bonding na gusto ninyo ng resort na ito. Kaya tara na, mga padi, dito sa Orok Cold and Spring Resort. So ngayon, mga padi, papakita ko naman sa inyo kung nasaan yung kanilang mga cottage na maaari ninyong arkilahin. Yan yung kanilang function hall at sa bahaging ito naman yung mga cottage na maaari ninyong tuluyan pagka kayo ay pumunta sa resort na ito. So ayan, kikita ninyo, sakto lang, tama lang. At dito naman sa bahagi na ito, mga padi, yung kanilang lutuan, ano? Pwedeng mag-ihaw dito.
So, ayan mga padinok, yung kanilang mga cottage, yan lang yung pinakita ko. Mayroon pang iba yan. At ngayon nga ay pababa na ako. Titingnan natin yung likod mismo o pinanggagalingan mismo ng tubig ng resort na ito, mga padinok. Medyo konting toilets muna tayo rito. Medyo na-amiss lang kasi ako kung saan nagmumula talaga, no? Wala naman ditong ilog, yan, oh. Ganyan naman, bundok, puno. So, yun, no? Walang ibang nakikitang maaaring panggalingan. So, ito yung likod niya, mga padino. Tignan nyo naman. Wala talaga, eh. Walang ibang source, eh. Maliban na lang sa ilalim manggagaling at aangat siya, mga padino. Bukal siya, mga padi. Kaya nga tinawag siyang Cold and Spring Resort. So yun, dito ko na rin tatapusin yung vlog na ito, mga padi. Maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong magsasawang sumuporta sa akin. Like and subscribe naman kayo dyan, mga padi. Peace out, man!